US Air Force muling pinatunayan ang kalidad ng kanilang mga sandatang pandigma. Ito ay matapos na makarating ang B-52 bomber ng US sa Japan, kung saan ay nagsagawa ito ng isang pagsasanay kasama ang South Korean Air Force bilang paghahanda laban sa banta ng China, Russia, and North Korea. Ang nasabing B-52 bomber ay tinatayang may edad ng 7 dekada, kaya naman itinuturing ito na isa sa pinakamatandang bomber ng Amerika na magpasa hanggang ngayon ay maaasahan pa rin nila sa isang ganap na gyera. Kaya naman nagtaasan na naman ang kilay ng mga komunista dahil sa hindi nila mapantayan ang kalidad ng mga kagamitang pandigma ng Amerika. Bukod pa sa 72 piraso ng B-52 bomber na ito, ay meron pang 20 piraso ng Northrop Grumman B-2 Spirit Bomber ang US na maituturing na isa sa pinakamalakas na sandatang panghimpapawid ng Amerika. At bukod din dito, ay meron ding B-21 Raider ang Amerika, kung saan ito ang mas pinaghusay na versyon ng B-2 Spirit Bomber, kung saan ang isa nito ay nasubukan na. Subalit patuloy na isinisekreto ang buong kapabilidad nito, kabilang na ang 5 pang piraso nito, na patuloy pang mas pinagyayaman sa kakayahan ng mga Amerikano. Kaya naman sa videong ito ay ating pag-uusapan kung gaano nga ba talaga kalakas ang Amerika kumpara sa China, at ano ang sasapitin nila dahil sa pagnanais na maungusan ng Amerika. At upang magkaroon tayo ng idea kung gaano kahusay ang B-21 Raider na ito, ay ating pag-uusapan kung gaano kahusay ang lumang version nito na kahit luma na ay wala pa ring bansa ang makapapantay sa kakayahan nito. Ang B-2 Spirit Bomber, na kilala rin sa tawag na Northrop Grumman B-2 Spirit, ay isang uri ng stealth aircraft, kung saan dahil sa mga espesyal na teknolohiya at disenyo nito ay nahihirapan ang mga radar system na ma-detect ito kumpara sa anumang uri ng aircraft sa buong mundo. Kaya't ito rin ang kinikilalang pinakamahal na uri ng aircraft sa buong mundo. At kung nagtataka ka kung bakit mas mahal pa ito kaysa sa B-21 Raider na mas advanced pa sa aircraft na ito, ay dahil sa mas advanced na ang teknolohiya sa panahong ito, kung kaya't mas madali na para sa Amerika na muling bumuo nito na mas mahusay sa mas mababang presyo. Ang mga B-2 bomber kasi ay ginawa pa simula noong 1987 at unang pinalipad noong 1989, kung saan 21 nito ang nagawa noon ng Amerika. Subalit, ang isa ay nasira na dahil sa napakaraming kadahilanan. Gayunpaman, sa tagal ng panahon, ang 20 piraso nito ay aktibo pa rin sa serbisyo, at sinasabing nakaplano pa lamang itong i-decommissioned sa taong 2030. Kaya't may 6 na taon pa para muling magamit ito ng mga Amerikano laban sa mga nagsisigasigaang mga Chino. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na pilit na din itong ginagaya ng China, kung saan ang layunin ng China ay higitan ang Air Force capability ng Amerika. Subalit ang H-20 bomber na ipinagmamalaki ng China magpasa hanggang ngayon ay hindi pa naipapakita. Gayunpaman ay nakumpirma na may ginagawa na nga sila. At ang idea na ito ay mula din sa Amerika, nakasama sa mga files noon na nahacked ng China sa US mula sa Canada. Subalit dahil nga copycat lang ang ginagawa ng China, ay tiyak na hindi nito mahihigitan ang kapabilidad ng Amerika. Isang katunayan, ang J-20 fighter jets nila na kinopya lamang din nila sa F-35 fighter jets ng Amerika, ay makikita ang napakaraming pagkakaiba pagdating sa kakayahan nito, kung saan ang makina ng J-20 noon ay tumatagal lamang ng 1,500 hours, samantala ang makina ng F-35 ay tumatagal ng 12,000 hours. At dahil mas pinalakas pa ng China ang gamit nitong engine, ay sinasabing tumatagal na ngayon ang engine ng China ng 4,000 hours. Subalit, napakalayo pa rin ang kakayahan nito sa makina ng F-35. Bukod pa rito, ang disenyo ng J-20 ay mas mababa ang stealth capability kumpara sa F-35. Kaya't pagdating sa performance, ay napakaraming advantage ng F-35 kumpara sa J-20 ng China. At hindi naman na iyan nakapagtataka, dahil pilit lamang naman itong kinopya ng China, at dahil sa hindi kumpletong detalye
na ninakaw ng mga ito sa data files ng mga Amerikano ay napakaraming parte ng aircraft ang pilit na lamang tinatapos ng mga Chino. Kaya naman, kahit makagawa pa ng napakarami at iba't ibang uri ng aircraft ang China, ay hindi nito kayang tapatan ang air dominance ng Amerika, dahil habang mas nagiging advanced sila, ay patuloy rin ang advancement ng Amerika. Kaya't kahit sa usapin ng naval forces, bagamat ang China ang may pinakamaraming barko laban sa US, ay nagsisilbing ang US pa rin ang may pinakamalakas na naval forces sa buong mundo, dahil sa hindi matatapatang kapabilidad nito. At dahil nga, nagnanais din ang China na tapatan ang dami ng air power ng Amerika, ay tila hindi na magpapapigil pa ang US na pabagsakin ng China. Sa katunayan, sa halos lahat ng panig ng mundo ngayon, ay may military exercises na ginagawa ang mga Amerikano. Isang indikasyon na pinag-aaralan na nito ang synchronization ng kanilang pag-atake sa mga Chino. At dahil sa dami ng mga pinaka-advanced na bomber ng US sa buong mundo, tila nga nalalapit na talagang magpaulan ng bomba ang Amerika sa mga Chino, isang bagay na hindi maitatanggi kahit pa ng ilang geopolitical experts sa buong mundo. Kaya't nanganganib na talaga ang China sa panahong ito, dahil sa pag-aakala nilang kaya nilang higitan ang mga Amerikano, kung saan kung naging palakaibigan lamang sila at hindi nang aabuso ng iba, ay sana hindi sila ngayon magagawang gipitin ng Amerika, dahil magagawa nilang magpatuloy sa pagpaparami ng sandata. Kung wala silang inaagrabyadong iba, subalit dahil bukod sa naalarma na ang US, sa patutunguhan ng pangarap na ito ng mga komunista, ay nakatutulong pa ngayon sa US ang mga bansang kinakayan-kayanan ng China para makiisa sa US, sa tila ay nalalapit ng pag-atake sa China, dahil kung lilipas pa ang isang dekada, ay posibleng mahirapan na silang pabagsakin ng China na maglalagay naman sa alanganin para sa mainland ng Amerika. Kaya't ang pananaw ng ilang eksperto ay hindi nalalampas ang taong 2027 at magkakabanggaan na talaga ang China at ang Amerika. Ibig sabihin nito ay mas maaaring mas maaaga pa itong mangyari sa taong ito kung kaya't puspusan na ang ginagawang makatotohanang pagsasanay ng mga Amerikano, at kung malaya lamang ang pamamahayag sa bansa ng komunistang partido, ay malamang matagal nang nagkagulo ang mga tao sa bansang ito, subalit dahil nga sa higpit ng censorship ng China sa malayang pamamahayag, ay nananatiling mangmang ang mamamayan nila patungkol sa tunay na kaganapan sa labas ng bansa nila, maliban na lamang sa mga problema sa loob ng bansang ito na nagdudulot ng ilang pag-aalsa ng mga tao, dahil sila na mismo ang nakararamdam sa kabulukan ng kanilang gobyerno. Kaya't papaano pa kaya kung malalaman nila ang totoo na hindi na makatarungan ang ginagawa ng kanilang pamahalaan, maging sa mga kapitbahay nito na maaaring maglagay sa kanilang lahat sa peligro,